What's up mga kaisda? Welcome sa aking unang vlog kung saan ituturo namin kung paano gumawa ng baby brine shrimp hatchery. Ito yung mga unang-una nating kailangan. Kailangan natin ng 1.5 coke bottle, gunting, hose, saka straw. First step, kailangan natin hatiin yung bote ng coke sa bandang gitna, mga hanggang dito. Ayan. Inadlaan na namin siya kanina para madali siyang hatiin. Ngayon, hatiin na natin. Ngayon, nahati na natin yung ating 1.5 coke bottle. Kaya hindi natin siya hinati ng gitnang gitna. Ang purpose nun, para pag inilagay natin tong top part dun sa bottom part ng coke bottle natin, is hindi siya sasagad. Pag kasi sinagad mo yung hati, umabot yung ulo nito dun sa pinakababa, hindi siya tumatayo. Kagaya nito, hindi siya sagad. Kaya siya nakakatayo. Kahit ugain mo, is stable. Hindi siya mauga. Next is yung straw natin, ito, saka hose. Ang purpose nito, ito yung gagamitin nating connector para dun sa air pump natin para magsilbing daluyan ng hangin papunta dito sa hatchery natin. Kaya straw yung ginamit natin, yung straw kasi hindi siya umaangat pag itinusok mo rito sa pinakailalim. Kaya niyang abutin. Mas mabilis na hatch yung baby brine shrimp natin pag kaganon. Ngayon, titimplahin na natin yung baby brine shrimp natin. Kailangan lang natin is tubig. Pwede siya ano, hindi naman sila masela na kailangan ng stock water. Kahit rekta gripo pwede. So, lagyan na natin ng tubig. Next step is asin. Rock salt lang, huwag iodized salt yung gagamitin. Ulitin ko, rock salt. Yung mga nabibili sa tindahan. Bali, yung gamit kong kutsara is kutsarita. Maliit na kutsarita lang. First step, dalawang scoop ng asin. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung asin naiipon lang sa ilalim. Okay lang yan. Tapos next step, ito na yung baby brine shrimp natin. Ayan. Ito yung baby brine shrimp natin. Baby brine shrimp palang ginagamit natin. Ang brand is Aqua Master. Ito yung brand nung ginagamit nating baby brine shrimp. Yung hatching rate niya is 18 hours to 24 hours. Hatch na. Nalagyan na natin siya ng dalawang scoop ng asin. Next is yung baby brine shrimp. Isang scoop lang, isang kutsarita lang ng baby brine shrimp. Ayan, ganito lang marami. Tapos lagay lang natin siya. Tapos haluin natin. Haluin lang natin siya hanggang sa lumubog yung mga nasa ibabaw. Kung mapapansin nyo, may mga dumidikit-dikit sa gilid na mga baby brine shrimp. Okay lang yan. Bababa rin yan mamaya. Ayan. Ngayon, itong ginawa nating connector is ilulubog na natin siya rito. Dun sa mismong ilalim, kung saan may mga asin. Tapos, i-co-connect na natin siya dun sa ating air pump. Ngayon, yung hose natin kaninang ginawa, tapos yung straw, is i-co-connect na natin sa mismong air pump. Ito, co-connect lang natin ulit yung hose. Ayan. Once na na-connect na natin, tutusok na natin tong straw dun sa pinakailalim kung saan nandun yung asin na hindi pa durog. Twist lang natin ng ganyan. Ngayon, natusok na natin siya sa ilalim. Iipit na lang natin yung hose dito sa may gilid ng aquarium para hindi siya umangat. Para yung mismong dulo ng straw nandun lang sa ilalim. Tapos na yung ating baby brine shrimp setup. Ngayon, maghahantay na lang tayo ng 18 to 24 hours para makapag-harvest tayo. Ito na yung day 2 nung ating ginawang baby brine shrimp hatchery. Ngayon, malalaman natin siya pag na-hatch na, pagka naging ganito na yung kulay ng tubig. Pagka yung tubig is naging orange na, para na siyang ano, tamarind juice. Ngayon, pagkatanggal natin yung air pump sa kanya, abangan lang natin siya ng 3 to 5 minutes para yung shrimp bumaba sa ilalim. Abangan lang natin siyang bumaba. Ganito yung mangyayari habang hinihintay natin siya. Yung shell nung mga baby brine shrimp is umaangat. Kung mapapansin natin, may mga naiipon dito sa ilalim. Ito yung shell nung baby brine shrimp na napisa. Ngayon, yung pinaka na-hatch natin is ang nangyayari, bumababa siya. Kusa siyang bumababa sa ilalim, tapos yung shell niya umaangat. Ngayon, pag-harvestin natin siya, yung sa ilalim na mismo, purong-purong baby brine shrimp yung makukuha natin kasi yung shell umaangat ng kusa. Ngayon, bumaba na yung ating baby brine shrimp sa ilalim.
humiwalay na yung shell niya dun sa mga na-hatch, ang gagawin na natin is yung harvest na natin siya. Ang gamit pala natin sa pag-harvest ay Turkey Buster. Nabili ko siya sa online sa may Facebook. Naghanap lang ako doon ng Turkey Buster. Kung wala naman kayong mahanap na ganito, pwede kayong gumamit ng alternative ng syringe. Tagyan nyo lang siya ng hose, kagaya nito. Yung hose na ginagamit natin sa air pump, pwede yun. Okay, so, harvest na tayo. Pipisain mo lang muna to, sabay din sa ilalim. Pag angat mo, bitaw. Ayan. Ganito yung tsura niya pag nakuha natin. Kung mapapansin nyo, orange na orange siya. Wala siyang itim-itim. Kasi sa ilalim siya nakuha mismo. Kaya puro baby brine shrimp lang siya. Walang nasasamang shell. Ngayon, may nakuha na tayong baby brine shrimp. Ipapakain na natin siya sa ating mga breeder at fry. Pag nakita natin wala ng BBS sa ilalim, wala nang nakat sa ilalim, para masimot natin siya, kailangan natin kumuha ng baby brine shrimp na net. Ito yung pinong-pinong net sa katabo. Para masimot natin siya, isa itapon natin siya kasi meron pang buhay. Pag sisimutin natin siya, yung pinaka-setup niya is ganito. Iahat lang natin to. Para makuha natin yung mga tirang baby brine shrimp na hindi bumababa, na nag-i-stay lang sila sa gitna at hindi masama yung shell, ganito yung gagawin natin, paninimot. Dahan-dahan natin siya bubuksan. Kung mapapansin nyo, may mga tumutulo na. Ngayon, pag nilakihin pa natin yung butas niyan, sumasama na yung baby brine shrimp. Kung mapapansin nyo, nakukuha na yung mga orange. Mga baby yung nakikita nyong orange, yan yung baby brine shrimp. Ito na yung natira natin na baby brine shrimp na nasimot natin. Ngayon, ipapakain na natin. Pwede na natin siyang ipakain ulit. Ngayon, papakain na natin siya dito sa mga prey na to. Lulubog lang natin yung net. Ayan na. Explain ko lang kung ba't gantong setup yung ginagawa namin. Hindi yung parang binubutasan natin dito, tapos nilalagyan natin ng parang tube. Tapos doon na nakarekta yung hangin. Kaya ganito yung napili namin gawin kasi para sa akin, mas madali siyang i-harvest. At talagang nasisimot kong maigi yung mga baby brine shrimp. Kumbaga walang tapon. May matapon man, mga ilan-ilan lang. Pero mas marami yung napapakain natin. Saka sa ganitong setup, mas nasanay ako eh. Saka para sa akin, mas mabilis mapisa yung baby brine shrimp eggs pag ganito yung ginagawa kong setup. Ayun, maraming salamat sa pananood. Sana ay nakatulong yung aming video para makapag-start kayo ng inyong baby brine shrimp hatchery. At huwag niyo pong makakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Stay at home. God bless. Salamat.